Sino nga ba ang mag-aakala na sa ganitong kaliblib na lugar mo pa makikita ang mga simpleng bagay na maaaring magdulot sa iyo ng kakaibang saya? Nais nyo bang malaman kung saan ito matatagpuan? Halina't babiyahe tayo patungo sa Queen Province of the North at hahanapin natin itong nagkagandahang rolling hills dito sa probinsya ng Isabela. Jay, paganda nga po. Tatanong ko lang, saan dito yung ano, yung Ramon Planas? Pwede po magtanong, saan po yung papasok nung pa Rolling Hills? Boss, magandang hapon po. Pwede magtanong, saan po yung papunta ng Rolling Hills? Ay putik yan, ay putik, ay putik, may putik nga. Naku, off-road na. Patay tayo dyan. Tatayang magagawa, susuungin natin to. Dito siguro yun. Kasi paakyat eh. Sana dito, Lord. Worth it yung punta natin, mga kapo. Tingnan nyo dahil ang ganda-ganda. Tingnan nyo naman, mga kapo, kung gaano siya kasimple tignan. Pero sa malapitan, mga kapo, ang ganda-ganda niyang pagmasdan. Nasa likuran ko na, mga kapo. Ito nga, pinapangarap natin mapuntahan. Ciao ragazzi! Ako nga pala si Capo Rider Life PH. And welcome back sa ating panibagong motorcycle adventure. And today's episode, mga kapo, ay papunta tayo sa pinakasentrong bahagi ng Luzon na kung saan ay ating bibisitahin ang isa sa mga tanyag na tourist spot na ating pwedeng puntahan sa probinsya ng Isabela. Maghahanap muna tayo ng makakainan, mga kapod, dahil mag-aalauna na rin. At ilang oras pa bang babayain natin papuntang sa may Isabela? Ayan, isa't kalahating oras pa. Total na nandito na tayo, mga kapod, sa Cagayan. Subukan natin ang kanilang special pancit kabagan, mga kapod. So nandito tayo, mga kapod, sa Bangan Berries Food House. At ano pong pinagkaiba ba ng, ano, ng pancit kabagan sa pancit batil patong? Opo, yung ano? Kalabaw? Opo, sir. Tapos itong pancit kabagan? Baboy po. Baboy. Ito, ano po? Karahay po ito. Ano po yung karahay? Yung baboy po na pinili fried po. Meron tayong nakasabayang loopers dito, mga kapot, Sir Billy. Dala-dala niya ang kanyang ano, Honda Rebel. Patungo siya ngayon sa Ilocos Norte. Tagus siya. Paikot. Samantalang tayo, mga kapo, ay pabalik at tatagus tayo ng Kalinga papuntang Abra at Apayaw. Tapos sa Ilocos Sur na yung baba natin. Yan! May sauce din pala sila. First time natin kakain, mga kapo, ng pancit kabagan dito sa Tuguegarao. Usually ang hinahanap po talaga dito is yung pancit patil patong. At syempre, all time favorite, sibuyas. At lalagyan natin ng supa. Itong pancit kabagan, mga kapo, ay nagkakalaga ng 100 pesos. Special na siya, mga kapo, no? So ayan, mga kapo, malapit na tayo sa ating destinasyon. Kulang-kulang 20 minutes, nandun na tayo sa isa sa mga dinadayong tourist spot dito sa Isabela. Kung tawagin nila ito, mga kapo, na Ramon Planas Rolling Hills. Sobrang tagal kong pinangarap mapuntahan to, mga kapo, itong Rolling Hills na to. Siyempre, we are promoting motorcycle tourism dito. Kaya ganun yung excitement ko, mga kapo, na mapuntahan mismo to ng personal. At maipakita ko sa inyo kung gano'ng kaganda ang probinsya ng Isabela. Ganda ng kalsada, oh. No. Ay, may aso, may aso. Ay, Diyos ko, Lord. Bakit maganda? Saan kaya yun? Ba't ganun? Titingnan natin to sa harapan. Magatdam yung nakaano eh. Or baka ito kasi umaakit na tayo eh, oh. Tingnan na natin. Hindi ko sure eh. Ito na yun, oh, mga kapo. Saan kaya to? May tanong tayo. Jay, paganda nga po. Tatanong ko lang, saan
dito yung ano, yung Ramon Planas. Parang nakikita ko naakit yan eh. Saan po yung ano niyan? Oo. Yun na po yun. Sige po, salamat. Balik tayo. Di pwede masayang yung mga oras. Aakyatin natin yan. May pakaano na sinasabi dito eh. Ngayon, saan dito?
Hindi ba dito? Dito. Mga ilang oras kaya yan? Pagkatapos ng halos 6 na oras na biyahe mula dun sa May Dagupan, Pangasinan, ay narating na natin itong Ramon Planas dito sa probinsya ng Isabela, na kung saan ay inyong makikita ng malapitan itong kanilang tanyag na tourist spot na kung tawagin ay Ramon Planas Rolling Hills. May konting trek din pala to, no? Akalain nyo yun, pagkatapos ng 6 na oras na biyahe, ay, ito, hinihingal ako, aakyatin pa pala to. May konting trek pero worth it naman, mga kapo. Hindi naman ganun kahirap yung trail, pero talagang hihingaling kayo, lalo na ako. 6 na oras na biyahe, tapos magde-trail. Kunti na lang, at mararating na natin ang kanilang view deck dito. Nasa likod na natin, mga kapo, itong Ramon Planas Rolling Hills. Tingnan nyo naman, mga kapo, kung gaano siya kasimple tignan. Pero sa malapitan, mga kapo, ang ganda-ganda niyang pagmasdan. Sana makabalik tayo dito, mga kapo, dahil may magandang spot pa daw doon. At dahil hapon na ngayon at baka gabihin kami, hanggang dito na lang muna kami. Pero yung saya na nahihatid natin dito, mga kapo, ayan, payapa, tahimik, simple. Na-appreciate ko yung mga ganito kagandang mga rolling hills. And I'm so blessed, mga kapo, napuntahan natin to ng personal. Ganda, oh. At mula dito, mga kapo, sa Ramon Planas Rolling Hills, narito tayo upang mag-promote ng motorcycle tourism.